Samantala, matapos ma-diagnose na may sakit na lung cancer, balik Senado na kaninang umaga si Senator Miriam Defensor Santiago. Subalit uminit ang ulo ng senadora sa pagdinig ng Commission on Appointments at nag-walk out. Alamin kung bakit sa ulat ni Joash Bermejo. Matapos ma-diagnose na may sakit na lung cancer, balik Senado na kaninang umaga si Senator Miriam Defensor Santiago. Ito'y upang pangunahan ang pagdinig ng Commission on Appointments, Committee on Foreign Affairs para sa kumpirmasyon ng ilang mga opisyal ng DFA at mga bagong talagang ambassador sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Hindi pa man umiinit ang pagdinig, agad naman na uminit ang ulo ng senadora at hindi na tinapos ang pagdinig. Nag-walk out ang senadora sa pagdinig ng Commission on Appointments matapos silang hindi magkaintindihan ni Congressman Rodolfo Fariñas ukol sa susunding alituntunin kaugnay sa quorum ng pagdinig. Kwenestyon kasi ni Fariñas kung ang pagdinig ba ay isang public hearing o isang investigation hearing. Giit ni Fariñas, hindi umano pwedeng magrekomenda ng kumpirmasyon si Santiago, lalo't kulang umano sila sa quorum. Walong mga miyembro lamang ng CA ang present nang nagsimula ang pagdinig. Kinakailangan ng kahit 10 miyembro para magkaroon ng quorum. Kailangan po natin ng quorum. Eh ayun, dumarating sila eh. Maya-maya, quorum na tayo. Wala pa po ngayon. Oh, so you want us to stop? Without quorum, ma'am, we cannot proceed. You're questioning my authority. I walk out of this meeting. Dapat noon pa yan sa umpisa. Ngayon, sisirain mo ang procedure na sunod na noon pa. Galit na nag-walk out ang senadora mula sa pagdinig, tila umano pinapatagal ni Fariñas ang proseso ng kumpirmasyon. Maliban sa pag-question sa kanya, ikinagalit rin ang senadora ang late na pagdating ng ilang mga kongresistang miyembro ng CA sa pagdinig. Gusto niya, bawat nominee, magantay kami ng quorum. E ilan kami? 18 kami. Narinig niyo sinabi kanina ng Secretary of the Commission on Appointments, 18 kami. Eh di 10 pa kami kailangan. Eh di mag-antayan kami doon. Ako, chairman, paantayin ng aking members. Si Congressman Rufus Rodriguez aminadong na-late sa hearing kung kaya't humingi ito ng paumanhin sa senadora. Sabay pakiusap na ituloy na ang naunsaming pagdinig. Apologize to her for being I was late. So you are late. So I am late. Dahil sa nangyari, nakansila ang kumpirmasyon ng ilang mga opisyal ng DFA at mga ambassadors. Sinubukan pa ni Senator Antonio Trillanes na pakiusapan ang senadora na ituloy ang pagdinig. Lalo't marami sa mga dumalo ay umuwi pa ng bansa para sa confirmation hearing. Ngunit hindi na ito pinagbigyan ng senadora. Senator Miriam would request the Senate to issue an opinion about the what we're trying to resolve here today. Bagamat ang ilan ay nagpahayag na tila nasayang lamang ang oras ng ilang mga DFA officials, para sa DFA na uunawaan umano nila ang nangyari. Kasama talaga yan sa ano namin, sa confirmation hearing. Bago pa man ito, mainit na ang ulo ng senadora kung saan isang cameraman ng isang TV network ang pinaalis nito sa loob ng pagdinig matapos itong gumawa ng ingay. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newslight.